Ito muli tayo mga bay, no. Meron naman tayong isi-share. Decoder din katulad ng last video natin mga bay. Bali ito ay isang iyan Pinoy. So kasama to doon sa isa, no. Iba yung ano nito, iba yung trouble. So yan, punit na yung kanyang seal yan, warranty seal. So bali ang problema naman dito mga bay ay standby lang siya. So yan, saksak natin yung kanyang power supply. Ito yung kanyang switch. So yan, oh, may pula. So may power siya, tapos i-on natin. So walang reaction. Dapat kasi magkakaroon yan ng display dyan. So yan, wala. So ito ngayon yung ating gawa ng solusyon. Tingnan natin kung mapapagana pa ba natin to. Ito, nabuksan na natin. Ngayon magsusukat na tayo ng kanyang mga voltahe dito mga bay. So pasensya na, medyo umuulan. Palagi kasing umuulan ngayon. Ayan. Ngayon, una nating gawin dito ay magsusukat tayo ng kanyang mga supply, no? Voltage supply dun sa pin. So ito, nakita natin dito ba na yung diode na iba na. Ayan, no? Pero okay lang yan kasi gumagana naman yun, no? So para malaman natin, no, saksak natin to. Yan, so nakapower na siya, wala pa pala. Yan, yan, hindi masyado makita. Pero naka-power na yan mga bay. May standby na yan. Hindi lang masyado makita. O yan. So standby siya. Kahit na mag-on tayo yan, pindot-pindotin natin yan. Ayaw talaga niyang mag-on, no? So dito medyo nasilaw mga bay, no. Pwesto lang natin ng maayos para makita natin, no. Magsusukat yan. So tama na siguro to. Ayan. Una nating palaging sinusukat ito is hanggang yung B-in. Kahit na meron yan, alam natin meron yan. Ayan, no. Yan yung kanyang B-in 12 volts. Tapos yung 12 volts na yan, ito pa pala, ito yung kanyang 1.7 or 1.8 para dun sa kanyang ating MCU. Supply rin yan para sa MCU. Tapos ito yung 3.3, tingnan natin yung 3.3 nya kung meron. So yan, 3.4, okay lang yan, good naman. Yung 3.3 na yan ay pupunta dito sa IC sa kanyang pin number 8, you know. So meron na siyang, yung 12 volt na yan ay dito papunta para sa kanyang LMD. So good, umabot naman. So ngayon dito na rin ngayon papakita sa inyo. Meron pa palang isa. Yung tawag dito. Hanapin mo natin yung 5 volts. Ito yung kanyang sa 5 volts. Yun, oh. So meron na rin 12, 1.7 or 1.8, 3.3 at 5 volts.
So ibig sabihin ito, ito yung ibabahagi natin ngayon sa akin, mga bay, no? So bali papakita na natin sa inyo kung ano bang kulang, bakit ayaw niyang mag on, o bakit ayaw niyang anong tawag dito, mag-usulit kung sa ano pa, sa TV, no? So dito natin ibabahagi sa inyo kung ano ba talaga ang kulang dito, saan ba talaga ang kulang at bakit ayaw niya mag-usulit, kumbaga. Kasi meron pang pangalawang puntahe na pumapasok o signal para doon sa ating MCU para mag-start siya. So dito sa circuit na to, ito yung kulang, mga bay. Yan, 0.2 dapat meron diyang voltahe. Kung makikita natin dito, meron diyang regulator, no, LDO. Ang kanyang in ay 5 volts yan. Dapat yung out dito sa coil na to, yung out ng regulator dyan ay papunta dito sa coil. Yung out nyan ay dapat nasa 1.2. So dahil sa wala yan, ayaw niya talagang mag oscillate or mag power on. So alam, meron naman siyang standby. Yun lang talagang pag oscillate niya, mga bay, no. Ngayon, gawin natin ngayon dito para makasigurado tayo, mga bay, no. Bali, i-check natin yung bandang sirkuito na to sa kanyang 1.2, no, diyan sa may regulator. Kasi dito sa portion na to, yan, may mga capacitor diyan. So bali, i-test natin, tingnan natin kung may mga shorted ba dyan. Kung walang shorted, mga bay, ang ibig sabihin yan ay yung kanyang regulator na yung problema dyan. Baka ay hindi na siya naglalabas ng output, no. So yan, nakabuzzer check na tayo. So i-check lang natin yung mga capacitor dito kung meron bang shorted, no. So ayan, wala naman. So dito tayo sa out, yung kanina sa in yun, wala naman yung problema. Dito sa out, tingnan natin, wala naman tayong nasusukat na ano, shorted, no. Pero hanapin pa rin natin. So dito banda sa kanyang MCU dito, kasi ang voltahe dyan, dyan sa kanyang output ng regulator papunta dyan sa ating main IC. So wala naman. So dito wala rin. So ibig sabihin ito, mga bay, ay yung ano na talaga, ganyang regulator, no? Ayaw na niyang mag output wala na siyang inilalabas na voltahe o na 1.2, yan, no? Ito yung kanyang regulator. Gagawin natin ngayon ito ay babaklasin at papalitan, pero wala naman tayong pamalit dito. Kaya yung gagawin na lang natin ay napan na lang natin ng ibang pamamaraan, no? So ayan, mga bay, natanggal natin yung IC, yan, no?
yung ice regulator niya. Dito yun, oh. So tanggal na yung kanyang IC, ayan. So dilinis lang natin para medyo malinaw. So ito yung kanyang IC regulator, ayan. So ngayon maghahanap na tayo ng alternatibong pamamaraan para magkaroon ng voltahe na yun, no? So ito yung gagawin natin, mga bay. Bale, meron tayo ditong isang power module, buck converter o anumang tawag nila nito, no? Malaking tulong din to. Ang ganitong klaseng buck converter ay maraming output. So ayan, tingnan natin. Ito yung kanyang mga output. Meron yung 1.2, 5 volts. Hihinangin mo lang dyan kung saan yung pwedeng gamitin mo. Pero dito, walang 1.2. Kasi yung 1.2 ay naka-default na siya. So, di na natin kailangan maghinang dyan sa kanyang mga output. So, ngayon, ito na yung iti-test natin. So, bali, ayan. Na test na natin to, mga bay, no? So, ito na siya. Kaya lang nagkaroon tayo dito ng problema kanina, no, nung nag-test tayo matapos ikabito itong pa-converter, kasi biglang nawalan siya ng power. So nagtaka ako, bakit nawalan ng power? Kala ko sira yung kanyang pa-converter. Kasi nung magsukat ako dito, yung kanyang sa 5 volts, shorted lahat. Tapos, ginawa ko, tinanggal ko yung power module. Ganun pa rin. Kaya, napag-isip-isip ko at na-resisyonan kong tanggalin tong mga kapasitor. Ayan, kasi wala na siyang power. Yan, oh. Pero pala, ang problema ay dito. Nung naalala niyo, mga bay, itong tinanggal natin to dyan sa kanyang kapasitor sa ito na i-short ko pala yung dyan sa may nag-short pala dito ng lead, no? Kaya pala nagpulang power, nagsishort siya. So buti na lang nahanap para natin, medyo matagalan tayo dito, mga bay, no? So ngayon, iti-test na natin to. Actually, tinest ko na to. Kumana naman siya. So ayan. Power on natin. Ngayon, susukatin na natin ang kanyang mga voltahe ulit. Kung okay pa ba o normal ba, nag-normal ba ulit yung voltahe simula nung na short yung SMD capacitor dyan sa may 5 volts sa baba. Ito, medyo silaw siya. So yan, klaro naman. Importante lang kasi dito, mga bay, na makita natin yung ating mga na reading. O yan, 1.3 nasusukat ng mga voltahe. 1.2, pero okay naman yan. 1.3, 1.2 itong 1.7 nya, 1.8. so meron namang 3.4 or 3.3. ito yung kanyang 5 volts. So yan, bali naging okay na siya, mga bay.
Hindi ko kasi na-videohan kanina. Ayan o. So, ito yung 12 volts. Ito yung 12 volts para sa LMD. Ayan. So, tingnan natin. So, teka lang. Bali, salamat na pala sa mga bay natin, no? Mga bagong nag-subscribe. At sana'y manood pa rin kayo, no? Lalong-lalo na sa mga katulad nating newbie. Sana'y sa mga napadaan lang dyan, paki-subscribe na lang yung ating channel, mga bay, no? At paki-hit na lang yung bell notification para ma-update kayo para sa ating panibagong mga video kong gagawin. So ito na, test na tayo. Ayan, nakapower on na. Uyun, LD, ibig sabihin loading, naglo-load na siya. Patayin lang natin konti para lumabas yung kanyang channel dyan. Ayan, CH13, channel 13. So i-off natin. Ayan, so nagkakamand naman siya, mga bay. Ayan, off. I-on. Antayan-tayan lang, yun, LD naglo-load. So ibig sabihin dito, mga bay, ay gumana na yung ating ginawa, no? Yung ating nilagyan natin ng buck converter dyan, power module o anumang tawag nila dyan, no? So ayan, so i-test na natin to, mga bay. Ayan, kinabitan ko na ng kanyang power cord. Ayan, HDMI at saka yung kanyang LMD. So ayan, so i-test na natin para malaman natin kung naging okay na ba siya. Power on. So antayin lang natin. So ayan, ayan, tingnan natin sa atiyang yan. So ayan, okay na, gumana na siya, mga bay. So success tayo dito, mga bay, no? Ayan, so maraming salamat pala, mga bay, sa inyong panonood, no? Sana'y mag-subscribe na kayo yung mga napadaan lang. At i-hit na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga panigabago nating video yung gagawin. So, yan. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sa ulitin, mga bay. Bye!